Grabe, Chang, no? Ang laki ng bahay nila. At saka, tignan mo lahat ng gamit nila o mamahalin. Grabe, ang daming sopa. Ano kaya meron sa taas? Uy! Ilang kwarto ba to? Siguro mga sampo, no? Madami. Sakot siya, Adrian. Ah, Adrian, Miren. Pamangkin ko si Desa. Naghahanap ko siya ng trabaho. Baka ako kailangan natin ng mag-aalaga kay Duday. Okay sa akin, Manang, dahil may makakatulong ka. Oo nga, Manang Engke. Pamangkin mo pa, so mapagkakatiwalaan siya. Salamat. Thank you, Adrian. So, ibig sabihin po, tanggap na ako? Oo naman. Basta narekomendo ni Manang Engke, ayos na ayos sa amin yan. Paano? Welcome to our home. Desa, di ba? May problema ba? Kayo po si Adrian Sandejo? Yes, ako nga. Ako si Adrian Sandejo. Kailangan ko na umalis. Ha? Sandali. Excuse me. Desa! Bumalik ka dito ba? Bakit? Wala. Buena. My sincerest condolences. Salamat po. I'm Attorney Francisco. Bugado ako at kaibigan ng lolo mo. I'm sorry, this is not the right time. But I thought you should know na ngayon pa lang na may iniwan ng lolo mo. A will para sa'yo. Na-meet ko na yung mga Sandejo. Ano? Bakit? Basta. Magtatrabaho na ako doon. Yung Chang Engke ko, siya yung mayordoma nila. Kaya doon na ako papasok. Ayun, malaki yung sweldo nila sa akin, Benjo. Okay na yun. Pera din eh. Ano to, gaguhan? Ba't mo gagawin yun? May plano ka bang isumbong ako? Hoy, Benjo, kumalma ka nga.
Gaga ba ako para gawin yun? May plano nga tayo kay Wena, di ba? Yun na nga eh. May plano na tayo. Magkakapera na tayo kay Wena. Bakit kailangan pa pumasok dun? Para malaman kay mga kilos nila. Para alam ko kung may iniimbestigahan pa ba sila o kung wala na, kung may suspect ba sila. Benjo, mabuti nang alam natin yung mga galawan nila. Para ma-warningan kita, hindi ba? Oh, ito naman. Hindi ko naman hahayaan na makulong yung bebe ko, di ba? Gets? Benjo, huwag ka na magtampo. Sige na, aalis ka na naman. Huwag ka na. Oh, sige na. Nag-gets mo naman. Halika ka na. Ito naman. Halika ka na. Kumusta ka? Ato, malaking bagay sa akin na nandyan yung mga kaibigan ni Lolo. Pati na rin mga kaibigan ko. Sila yung mga taong tumulong at kumapkop sa akin dati. Halika. Papakilala kita. Meren, Adrian, may papakilala ko sa inyo. Si Benjo, boyfriend ko, siya yung ama ng anak ko. Si Meren, tsaka si Adrian, mga kaibigan ko. Ikaw yung nakakuha ng wallet ko. Sa akin po yan. Pulot ko kasi. Tiyanin ko lang. Para isusolid ko sana. Pupusin mo si Inaan ko, pero mo! Asensya na, kasalanan ko. Huwag kang tatangatala! Magkakilala kayo? Hindi, ngayon pa lang. Pero tinulungan niya ako nung isang araw sa ampunan. Ampunan? Baka sakali kasi ako na makita yung nasa yung anak natin. Hindi ko na sinabi kasi wala naman nangyari. Nice to meet you, Benjo. Best ko na naka-inkwentro yun. Magaspang ugali nun. Love, baka na nagiging judgmental ka lang agad. Baka mainit lang yung ulo. Saka, may pinagdadaanan yung tao. Meren, gano'n ba katagal siya na Benjo at Wena? Hindi ko alam, pero ang naikwento sa akin ni Wena, hindi daw naging maayos yung pagsasama niya. Pero sabi niya, ngayon daw, nagbago na daw. Pero kahit na, dapat mag-iingat pa rin si Wena sa lalaking yun.
pamilya mo na rin ako, Ena. May anak tayo na nagdudugtong sa ating dalawa. Parang nga tayo mag-asawa eh. Pero kasal na lang ang kulang. Benjo, parang... parang hindi ito yung tamang panahon para pag-usapan yan. Kamamatay lang ni Lolo. Tsaka... naiisip ko... paano kung bumalik na naman si Dessa? Paano kung matukso ka na naman sa kanya? Aminin ko sa'yo, minsan tumatawag pa rin siya. Naungulit. Pero lagi siyang sopla sa akin. Dahil sa'kin nakausap. Kasi ikaw ang mahal ko. Kasi ikaw ang gusto ko. Kaya gusto ko talaga na makasal na tayo eh. Para makampante ka na wala ka na talagang kaagaw sa akin. Alam mo, matagal ko nang gusto na makasal tayo. Pero gusto ko sana, aprobado ng lolo mo eh. Kaya alam, ganito naman nangyari. Kaya napagkasal na tayo, mararamdaman mo na pamilya mo.